discussion. Kaabang-abang po ang ating mapapakinggan to continue the discussion about Great Tribulation. Let us call now on our Taytay sa pananampalataya, none other than by Bishop Ernesto Domingo. Okay, salamat hala. So, salamat sa iyo at sa taga San Fernando. At magpapatuloy tayo sa ating gawain. Minsan sumusobra ako sa oras, ano? Okay, but allow me first to read, no? To read from the book of Matthew chapter 24. And this is about the last things, the end time, the last message of Christ para sa ating panahon ngayon. At sinabi niya ito, no? So allow me to read in verse 6, Matthew 24, makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw, rumors ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong maglumihanan. So, God give us, let not your heart be troubled. Kumbaga, yun talaga yun. Sapagkat kinakailangan na mangyari, dapat hindi pa ang wakas. So, hindi ito end of the world. Kasi may millennium pa eh. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, ang karian laban sa karian. Kita mo ngayon, nag-a-arise, ha? Sabi niya. At magkakaroon ng kagutom o taggutom, lilindol sa iba't ibang dako. Dadapat ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pasimula ng kahirapan. So, sabi ni Christ, when you heard this, now, let not your heart be troubled because this is the beginning of sorrow. So, ito ang pasimula. So, nagpapasimula pa lang pala hanggang sa marating yung wrath of God. Hanggang sa marating, no, mula ngayon, pupunta doon sa tinatawag na the wrath of God. Kaya, be watchful, be vigilant, and then always trust in His Word. Trust in the Word of God. Trust in the Lord. So, huwag tayong hihiwalay dito sapagkat tayo mismo ang magiging saksi. No, hindi naging saksi yung mga nasa sa wandering o wilderness, no, at namatay muna yung ages sa 20 pataas bago lumaki naman yung 19 pababa plus 40 years. Kaya naging at the age of 59 nung 19, kasi 40 years plus 19 years old. So at the age of 59, nawala muna lahat. So ang naging nakakita ng Promised Land, yung mga tao na yun. Now we are living in the last days and this is the generation, our generation. And halos kita na natin, no, yung mga bagay na pinangako katulad ng pagbabalik niya. Katulad ng tribulation, katulad ng millennium. Kaplaso lang naman yan eh. Sabi niyo tribulation, millennium. Ganun lang eh. Diba? Inantay lang natin yung rapture. So sa aklat ng Romans, sabi, iniintay ang bilang ng mga hintil. Meron pang bilang na iniintay. Kaya the Bible said, and verse 14, at ipapangaral ang ebanghelyo na ito sa lahat ng karian ng buong sanglibutan bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayon, darating ang wakas. So when the gospel preached to all nations. Okay? Now, gusto kong makapalad po tayo kahit sa video clip, even 10 minutes, so, so that we have a knowledge about this, yung sinasabi ng ating Panginoon. Okay, are you ready? Siguro ready na si Abby, Sister Abby Terestas, no, para mapanood natin. Sige. Go ahead, Abby. December 6th, President Trump's words shook the world. He recognized Jerusalem as the capital of Israel, and whether he knows it or not, fulfilled his part in a frightening biblical prophecy. Because according to the final chapters of the Bible, our country and every American citizen are about to face its greatest tribulation. Only the church leaders know the true meaning of this biblical prophecy that is encrypted in the writings of four ancient prophets, inspired to send a warning across the centuries to all true Christians and patriots. Therefore, before watching this documentary, be forewarned. You are about to see how all the world's leaders and their armies are silently playing their part in the lead up to the greatest and darkest event in human history, an event that may leave 290 million Americans dead in its wake. Once you witness the chilling evidence of the words of our Lord coming true,
there is no turning back. It will simply be impossible for you to go about your daily life like you used to before knowing the truth. But take comfort, for it is God's will that you are here now so that you may have the time to prepare and maybe grant you salvation from all the wickedness of our times. And if you're feeling skeptical right now, let me ask you one question. Who would have thought 70 years ago that the Jewish people would have a country to call their own? Only those who read Ezekiel chapter 37. That is what the prophet wrote 2,700 years ago. The hand of the Lord was on me and set me in the middle of a valley. It was full of bones. Then he said to me, "These bones are the people of Israel, my people. I will take the Israelites out of the nations where they have gone. I will gather them from all around and bring them back into their own land. I will make them one nation in the land on the mountains of Israel." Word by word, the prophecy made by Ezekiel came true. In 1947, the nation of Israel was born after the horror of the Holocaust, symbolized by the Valley of Bones. Scattered for more than 2,000 years, the Jewish people come from all over the world into this new state and made it an economic and military power. Yet, it was not whole. Israel needed Jerusalem to become its rightful capital again, and that only happened with the support of President Trump. However, to the north of Israel, other biblical prophecies have come true. The prophets Isaiah and Jeremiah write about this Syrian civil war. This is what the prophet Isaiah says: "Damascus will no longer be a city, but will become a heap of ruins." And these are the words of Jeremiah: "Damascus has become feeble. She has turned to flee, and panic has gripped her. Anguish and pain have seized her. Surely her young men will fall in the streets." For 5,000 years, the capital city of Syria stood as one of the oldest and most prosperous cities in the world. But the civil war began in 2011 and turned it into a ruin. Not only do the prophets talk about the war, but also the refugee crisis and the deaths of its men fighting for one side or the other. The army of Syrian dictator Bashar al-Assad has been fighting the rebels backed by the United States, Israel, Turkey, Jordan, and Saudi Arabia, and ISIS terrorists. In 2015, Bashar al-Assad was at the brink of total defeat. Yet exactly at that time, another biblical prophecy was fulfilled. Ezekiel 38 tells of Russia coming to the border of Israel. "The word of the Lord came to me, 'Son of man, set your face against Gog of the land of Magog. I will turn you around, put hooks in your jaws, and bring you out with your army. In the latter years, you will come into the land of those brought back from the sword and gathered from many people on the mountains of Israel." One only has to look at the map of the world as it was known at the time of the prophet to understand. To the north of the Caspian Sea, we find the people known as Magog inhabiting the land known as Rosh. Over time, the ancient name of Rosh became current-day Russia. Twice, Ezekiel says that Magog will bring his armies from the extreme north to the border of Israel. None other than President Ronald Reagan, a devout Christian, said many times he truly believed Russia to be Magog according to Ezekiel. What about the word Gog? Bible scholars agree that the word Gog is not an actual name, but a title. He is the ruler of the land of Magog, like a king or a czar. Ezekiel clearly says that Russia will come to the mountains of Israel in the latter years. This happened in September 2015, and never before. For the first time in history, the Russian army, navy, and air force became involved in a war in the Middle East. According to Ezekiel, Magog's armies has several allies: Persia, Kush, and Gomer and Togarma. Iran has been known as Persia for much of its history, during the time of the prophets and beyond.
Right now, Iranian troops are on the ground in Syria, fighting side by side with the Russians and the forces loyal to the regime of Bashar al-Assad. Put and Kush are the ancient names of Libya and Egypt. Egypt and Libya both suffered civil wars, and the new leadership is very friendly to the Russians. But the greatest surprise is the land known to Ezekiel as Gomer and Togarma. The historian Flavius Josephus references Togarma and Gomer as the people that lived on the territory of present-day Turkey. In fact, Turkish history books identify these tribes as living on their land at the time of the prophets. 3 years ago, Turkey was a strong NATO ally, but everything changed after the failed coup attempt in 2016. Now, Turkey has become increasingly hostile to NATO and the United States. It forced NATO to remove forces from its bases. It's buying weapons from Russia. It fully condemned the idea of Jerusalem becoming the capital of Israel. And in fact, right now, the Turkish army is in Syria, fighting to defeat the enemies of the Syrian dictator. The End Times Alliance, prophesied in the first verses of Ezekiel chapter 38, has already been formed. Never in the history of mankind has there been an alliance between Russia, Iran, and Turkey. Now, one final prophecy needs to be fulfilled before the start of World War III. We saw how Jeremiah predicted the destruction of Damascus in chapter 49, but there is one more thing he wrote about that has not happened yet. And I will kindle a fire in the wall of Damascus, and it shall consume the palaces of Ben-Hadad. Ben-Hadad is not an actual person, but a title. Just do one simple search online, and you will discover that Ben-Hadad is the ruler of Aram Damascus. While it is clear that Bashar al-Assad is the current ruler of Damascus, Aram is a region in Syria now known as Aleppo. The city of Aleppo was just recently recaptured by the regime of Syrian President Bashar al-Assad with the help of Iran and Russia. And Jeremiah says that soon his palace will be burning. How does this happen? Look no further than the headlines of recent months, and you see time and time again Israel calling for the assassination of the Syrian dictator. Isaiah also writes about the end of Syria's dictator. The fortified city will disappear from Ephraim and royal power from Damascus. This is the spark that ignites World War III. Ezekiel chapter 38 states that two-thirds of Israel will be destroyed in this coming war, and those left in the Holy Lands will face grief and pain and hardship. So, what happens to the United States? Will we not help Israel at its darkest hour? To answer this question, we must first find the United States in biblical prophecy. John the Apostle in the book of Revelation and Jeremiah and Isaiah talk about another end times nation in their writings, a nation called Babylon, or Mystery Babylon. The name is deeply symbolic. Ancient Babylon was a city made great by people who came from all parts of the ancient world, just like immigrants helped make the United States the world's only superpower. And because the prophets didn't know of the existence of the North American continent at the time of the visions, they called it Mystery Babylon. Some say Biblical Babylon refers to ancient Iraq. But if that is true, why do the prophets see it as a nation surrounded by waters? O thou that dwellest upon many waters, abundant in treasures, where all who had ships on the sea became rich through her wealth. While Biblical Babylon has plentiful access to waters rich in resources, most mute po kayo, Bishop. Okay, let's stop for a while the video. Meron pa yung 10 minutes. So, pinakita lang natin yung mga current event sa ating panahon at saka yung fulfillment. Doon sa millennium, ang isa sa mga grupo na dumami ay ang Gog at Magog. So, may mga nakapagtago sa kanila na walang, hindi nagpatatak ng Mark of the Beast. No, sila ay na i-preserve nila yung sarili na siguro meron sila tinagawang malalaking
sa mga ilalim ng bundok na pinagawa na prepared nila, no? At yun ay talagang magaganap. So anyway, so at least nakita na natin ano yung kalalagayan kahit sa isang madali, no? At kahit pa paano meron tayong konting alam, no, tungkol sa current event, mga napapanahong ulat na pinagsama-sama upang ang mga Kristiyano makita nila yung mga fulfillment. Pag ito yung mga strong meat na tinatawag. Ito ay pinag-aaralan ng mga theologian sa tayo nakikiamot lamang. Ano? But God give us opportunity to study the Bible, especially the Revelation, Daniel, Ezekiel, okay, at saka yung mga hula sa Matthew. So we had the privilege at napahintulutan ng Panginoon na magkaroon ng konting aral at ma-share sa mga panahon, katulad ng panahon natin ngayon. So tuloy natin ating pag-aral. Malapit na tayo matapos, no? Nasa chapter 18 tayo ng Revelation. Okay? So let's take a look our book of Revelation chapter 18. Yan. Thank you very much. Allow me to read and read with me with your own eyes. Para nakakasabay kayo sa akin at focus lang tayo. Medyo karne yung ating pinag-uusapan. No? I believe next day, kaya kalimutan nyo na rin. Pero as long as you study, babalikan ninyo sa YouTube. No? Salamat kay Abby at naayos niya na yan. Mababalikan nyo yan. Pagkatapos ng mga bagay na ito, nakita ko ang ibang anghel na nanaw mula sa langit na may dakilang kapamalaan. At ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. So, at siya sumigaw ng malakas sa tinig, sabi, naguho, naguho ang dakilang Babylonia na naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam ng mga ibon. So naguho, naguho. That's the fall of the modern Babylon. Pag sinabi yung Babylon, kasi spirit nga yan eh, sa Tower of Babel, yung spirit na ni Satanas nandoon doon through Nimrod. Sa mga panahon nila, King Piro, Nebuchadnezzar, okay? Basta sa lahat ng lugar, no, kung sino yung mga nagaharing bansa, pinipersecute ang mga anak ng Diyos. Ayun, nandoon siya hanggang sa panahon nga ng Roman Empire, yung tinatawag, hanggang sa panahon ng Grecian Empire, Grecian Empire, then Medo-Persian Empire, Greece Empire, and then Roman Empire, hanggang sa panahon ng Antichrist ngayon. Andiyan siya, no? But pag pinagbasa, pinag-aralan niyo ang Bible, eh makikita ninyo na meron din siya katapusan. So, very clear ito, ang sabi ng Bible, naguho, naguho ang dakilang Babylonia na naging tahanan ng mga demonyo. Kasi ang susunod dito, yung bato eh, yung theocratic form of government, yung tinatawag ng messianic government. Okay? So, ito yung makikita natin na panahon na darating. Kaya patapos na yung image, no, sa chapter 2 ng Daniel, patapos na yun eh. Nasa toast na tayo eh, yung 10 magna region, nandun na tayo sa dulo. At yun na lang inintay natin, yung rapture, and then 7 years na lang yung tribulation, the battle of Armageddon is very, very near na yun. Okay, next. Let's take a look at the other one, the other side of this text. Let's continue. Then the Bible said, in verse 3, sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid, nangaguho ang lahat ng mga bansa at ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kanya. Nakipagtos, ibig sabihin, nakipag-connivance, no? At alam naman natin yung kung sino yung leader doon sa Babylonia Empire, yung seven kings na sinasabi, no? That's a pope. At ang mga nangangalakal sa lupa, nagsiyaman, pinayaman niya yung mga businessmen, no? Kung ano yung business mo, ay sila magkasala ka dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. Lagayan dito, lagayan doon. No, nag-uunladan sila, dayaan dito, dayaan doon. No, nag-uunladan sila. So that's we called, nagkaroon sila ng pakikiapid dito sa prostitute. No, yung babae na nakaupo doon sa halimaw. So kung sinabi yung babae, may hawak na kopa, spirit yun. No, na, siyempre, ang nakikita, hindi naman yung babae kasi spirit yan, nakikita yung po. Okay? Yun ang nakikita yung po.
So, pero tingin ba na lang? Ano? At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Okay? Come out of them. Kaya ako, lumabas na ako noong 1982 pa eh. 1982 pa, lumabas na ako eh. Okay? Di ano mo yung ano, yung video sa akin. Lagyan mo sa camera. So, sabi ng Bible, come out my people. Lumabas kayo sa kanila. That's very clear eh. So, kaya ako, 1982, nung maintindihan ko yon, ay, sabi ko, kasi doon ko nabasa yung ito'y kinapuputan, itinakwil, kasuklam-suklam, di ba? Isinumpa. Sino ba simbahan may ganyan ng mga idol? So, sabi ng Bible, mangag silabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayong mga ramay sa kanyang kasalanan. Idolatry. Tignan niyo ang kulungan. Anong reliyon na pinakamarami tao? Alam niyo na yun. Diba? Anong reliyon? Mga ano yan? Mga religious people yan. Ha? Ito yung sinasabi natin laging they are seeking the right thing in the right things in the wrong way. Religyoso. Pagkatiyapo. Ano? Piyesta ng tiyapo. Kita mo. Napaka-religyoso. Pero wala. Pag bumuhat, humila ng lubid, inspired ng alak yun. Iba doon nakasyabo, iba nanduduko. Pawa yung mga babae ron eh. So the Bible said, come out my people. Umalis tayo para huwag tayo madamay eh. Upang huwag kayong mga ramay sa kanyang kasalanan. Huwag kayong magsitanggap ng kanyang salot sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit. No, yan ang sabi ng Bible. Ha? Hindi po pwede no, na makaramay tayo, makipagtos tayo. Kaya ngayon, compromising, mahirap yun. Ba, piyesta, compromising yun. Ano bang reliyon nagpipiesta? Pagdasal, pabasa. Diba? So, come out my people. Asa ka lang yung sabong, asa ka lang ganito, asa ka lang ganyan. Come out people. Sino ba yung mga nasa gobyerno? Malalaking position sa gobyerno. Kaya kasi nila, kaya ng dibdib nila na alam nila na gagawa sila ng kasalanan to earn money, to gain power, papatay sila, gagawa sila. Hindi kaya ng born again yun. Siguro iba, kinakayanan lang, pero mahirap talaga eh. You cannot serve God and serving mammon at the same time. So, the clue there is this. Come out, my people. Kaya nung malaman ko yan, sabi ko, piyesta, hindi na pwede. Hindi ako pwede kumain sa piyesta. Come out, my people. Tapos yung pera ko, ilalagay ko sa sinian. Come out, my people. Sino lang ang ano? Sabi ko, Lord, baguhin mo na yung buhay ko. Ilalagay ko sa alak. Lord, baguhin mo na buhay ko. So, come out, my people. Maraming tatanggalin. Talagang magkakaroon ka ng spiritual demolition sa iyong buhay if you want to choose the way of the righteous. If you want to choose the way of God, you need to renew your mind. Hindi yan religion because you are exercising your relationship with God. God is a holy and you must be a holy and we are called to be holy. So we need to consecrate our lives. Diba? Kailangan maintindihan natin na tayo ay pinapaging banal at dapat lumakad tayo ng banal. Come out my people out of them. From them. Yan sabi ng Bible. Very clear ang Bible. Now let's take a look in verse 10. Let's continue. Nakakatayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap. Number 10. Pahirap sa kanya, nagsasabi, sa aba ng dakilang bayang Babylonia. Nang bayang matibay, sapagkat sa isang oras dumating ang hatol sa iyo. Sa isang iglap. So more or less, ito na yung ano, halos patapos na ito ng mangkok. Ha? So yung mga kinagigiliwan ng tao. So, yung mga material things, yan. Sabi niya. Kasi yan ang ginagamit nito nga spirit of Babylon, maging materialistic ang tao, magunahan ng tao, kunin ang pagiging famous, power, and wealth. O kaya nga pati sa atin eh, yung pill health, naging pill wealth. Naging pill wealth na eh, hindi na pill health eh. Kasi bakit? Ang laki, ilang billion yung palang
That's material, no? Wala yung spiritual eh. Ang hindi alam itong mga tao na ito, no? Ipinapahamak nila ang kaluluwa ng kanilang anak at apo at anak ng apo at apo ng apo up to fourth generation because of the sin of the lolo or the father. So, kasi nga walang word of God, wala silang salita ng Panginoon. Kaya sabi ng Bible, what shall profit a man if he gain the whole world? So ito yung pwedeng mangyari, no? Tingin matibay. Kaya nga sabi nila, everything will pass away, but never the word of God. Tingin matibay, no, sa wakas natapos din ang reigning ng gold, the Babylonian Empire, the head of the image, the Grecian Empire, Medo Persian Empire, the Roman Empire, and then the revived Roman Empire. This is the combination of the Antichrist, puti, at saka yung bakal yung Roman Empire. No? Matatapos sila. Ito, tapos ito. Kaya walang pwede na material things sa panahon na ito. Verse 11, at ang mga mangangalakal sa lupa ay nangagsiisiiyak at nangagluluksa tungkol sa kanya sapagkat wala nang bibili pa ng kanyang kalakal. Eh parang pandemic din, di ba? Pero may kotse ka, hindi mo gamit. Eh, hindi ka makalabas, hindi ka makaalis. Checkpoint. Hindi ka makahinga ng tama. Meron kang face mask. Ah, meron ka pa ang face shield. So, ito yung panahon natin ngayon eh. See, may pera ka nga. Susunod na dyan. Cashless society, hindi mo na magamit. No? Kasi nga, magiging limited na eh. You cannot buy or sell if you don't have or accept the mark of the beast. Hindi pa pwede eh. Pero, meron silang hangganan. Ito, pinakita ng Bible. This is their future. Okay? Mawawalan ng kwenta ang lahat ng bagay. Dito nga, di ba sabi, kinagat nila, dila nila. So, kailangan lupa, sa katutakan lupa, kailangan building, sa katutakan building. Nagkalat ang ginto sa kalsada, wala kumuka, mga kotse, mga bago pa, nakakalat, may mga sunog, nakahambalan yung sasakyan sa kalsada, sa EDSA, sarado. No, tapos sa mga tao, ayan, may puro sugat. Eh, pumasok ko sa mga bahay-bahay, may mga gamit. Wala din. Baka magbukas ka pa sa mga dilata, may makukuha ka pa. No, ibig sabihin, everything will pass away. Kaya binibigyan na tayo ng Panginoon ng clue na tayo ay sumunod sa Kanya. No, magtiwala tayo sa Kanya. Now, let's take a look in verse 12, chapter 18. Continue. Nang kalakal na ginto, wala nang kwenta, at pilak, at mahalagang bato, at mga perlas, mainam na lino, kayong kulay ube, at sutla, at kayong pula, at sari-saring mababangong kahoy, mga perfume, mga mamahaling perfume, ng bawat kasangkapang garing, kasangkapang mahalagang kahoy, at tanso, bakal, marmol, at kanela, espesya, insenso, anggento, kamangyan, alak, langis na mainam, harina, trigo, at mga baka, at mga tupa, at kalakal, mga kabayo, at mga karo, mga alipin, mga kaluluwa ng mga tao. Lahat yan mawawalan ng kabuluhan. Kumbaga sa panahon natin, no? Walang kwenta ang cellphone, walang kwenta ang bahay, walang kwenta ang business nito, walang kwenta. O, kita mo, bumunta ka ng mall ngayon. Diba? Yung mga department store, wala eh. Kuwang-kuwang eh. Diba? Kita mo, eh ano na, konti na lang namimili. Kasi nga, ang tao, may fear na eh. Pero hindi ang mga Kristiyano kasi that's a part of the prophecy. Okay, kaya tayo, ang hawak natin sa material, hindi fit, no? Ano lang, touch. Kasi baka madali tayo. No, touch lang. Kumaga, pinahindulot ng Diyos, magkaroon ka lang ganito, praise the Lord, pero pwede ko ibigyan sa Panginoon. Pwede ko ibigyan sa aking kapwa dahil meron akong Panginoon. Okay? Kaya lilipas lahat yan. Ay, eh ngayon, dati, yung cellphone natin, may konting guhit lang, may konting bagting lang. Baba, palitagad ng salamin. Eh ngayon, wala na, gagamba na eh. Di pa, kasi, ano na eh, ayun pa, sa bahay lang naman ako, wala naman display, pwede na yan. Ako, no, kailan ko lang pinalitan eh, kasi tatakot ako,
sugatan yung daliri ko eh. Pero kung sanay na yung daliri mo, yung cellphone mo puro magting. Lahat nagkahilig yung kamay mo. Okay na rin yun. Di ba? Hindi ka talaga yung pupunta ka sa school, makikita na may bagting. Mahiya ka eh. Cellphone mo may bagting eh. No? Parang ang dating eh. Hindi mo napalitan yung pinaka-cover niya eh. Ano ba tawag doon? Tempered glass. No? Langan. Dati plastic. No? Ngayon, glass na eh. Kaya nababasag eh. So, lahat yan. Mawala ng kwenta. Okay? So, please. Touch lang ha. Huwag yakap doon sa mga material things. Touch lang. It's enough. No? At tayo ay pinagpala ng Panginoon. Now next, verse. Let's continue. Saan ba tayo? 14. Ha? 14. At ang 14. At ang mga bungang pinipita. Tama ba? At ang mga bungang pinipita mo ay nangapalayo sa iyo at lahat ng mga bagay na mainam at mariringal ay nangalipol sa iyo. Hindi na masusumpungan pa, sabi ng bata, belat. So, hindi na masusumpungan pa ang mga mangangalakal na mga bagay na ito kasi babaguin eh. Ito yung tinatawag na the new normal. Kasi theocratic form of government. The new normal na tayo. Okay? Yun ang talagang new normal. Kasi dito, pinag-aralan natin no, doon sa blueprint, ikinulong si Satanas eh. Okay? Kinulong si Satanas at magkakaroon pa dyan ng the battle of the Armageddon. Okay? Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. So, lahat yan at ang mga mangalakal ng mga bagay na ito ay nagsiyaman dahil sa kanya, dahil sa Babylon, ha? Yumaman, magsisitayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kanya na nagsisiyak at nangagsisipagluksa. Kumbaga, humiwalay, nag-disengage sa mga tao. Wala na. Kasi nga, mag-new normal talaga. Yun ang totoong new normal. Kasi nakakulong si Satanas. Okay? And then, that's the beginning of the battle of Armageddon. No? Pagkatapos yan, bababa si Kristo. At yung nakita natin digmaan, mayu-unite yung one world army that natuyo ang uilog ng Euphrates. Doon paparada yung maraming tangke, no? At saka paliri pa rin yung mga jet fighter, no? At saka yung mga Scud missile. At makita na dumadaan si dumarating ang Panginoon, kasama tayo, no? Bababa tayo, sabi kasama ng laksa-laksa, Zechariah chapter 14, saka Revelation. At kakanyunin tayo, no? Pero praise God, we are in the Lord. Hindi tayo tatablan. So that's the battle of Armageddon. Now, for the last, no, wala talagang ano eh, wala talagang itong material world. No. Hindi talaga ito tatagal. Kaya nga, tayo ay nasa panahon natin, sa panahon natin magaganap at nagaganap itong mga bagay nito. Okay? Let us continue watch this video. Tuloy na lang natin ito, no? Sige, pakituloy lang natin yung video. Abi, are you ready? So, sige natin, konti lang naman ito. Mapanood natin, matapos na natin. So, ibig sabihin, wala talagang ano, yung mga material, temporary lang yan. Heaven and earth will pass away. But the world always bring it to pass. It will happen. It will manifest. No? Hindi kayang pigilan kasi ito talaga yung totoong buhay. No? Let us choose life. Let us choose the order, the ways, because it is already directed by God. No? Ready na? Sige. Nag-aabang lang ako sa iyo. But it was already directed by God. Okay? Sige. Ready natin. Know of the existence of the North American continent at the time of the visions. They called it Mystery Babylon. Some say Biblical Babylon refers to ancient Iraq. But if that is true, why do the prophets see it as a nation surrounded by waters? O thou that dwellest upon many waters, abundant in treasures, where all who had ships on the sea became rich through her wealth. While Biblical Babylon has plentiful access to waters rich in resources, most of Iraq is a desert and has only a narrow stretch of coastline. Why do the prophets talk about pollution, when in ancient Iraq there could be no such thing? Thou hast destroyed thy land. I have polluted mine inheritance,
and have given them into thine hand. Babylon mounts up to heaven and ascends above the heights of the clouds. These metaphors clearly reference a nation that has discovered flight. It is obvious that Babylon, or Mystery Babylon, can't beat ancient Iraq. But the prophets have more to say about this end times nation. Babylon is hailed as a queen among nations, the lady of kingdoms. According to the prophets, Babylon reigneth over the kings of the earth. It is the praise of the entire earth and an astonishment among the nations. It is a place of great riches, and the merchants of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacies. In fact, the prophets say clearly that should something happen to Babylon, all worldwide trade would stop. The merchants of the earth will weep and mourn over her because no one buys their cargoes anymore. It is the number one military power, and it's called the hammer of the whole earth. Isaiah in verse 18, chapter 2, talks about how Babylon's beginning would be unique and awe-inspiring. America was created out of the former British colonies, a nation made out of many states, just like the prophets foretold. Our ancestors were the first British colonists, and we speak their language. That's the reason why Jeremiah sees England like a mother to the U.S., according to verse 50, chapter 12. More so, the prophets talk about the lion that is on the sigil of the mother of Babylon. England uses the lion as its royal symbol. The last clue the prophets left us is incredibly accurate. The scripture often refers to Babylon as a woman. According to the book of Revelations, she sits atop water and has a golden cup in her right hand and a crown of seven rays on her head. And the woman which thou sawest in that great city, which reigneth over the kings of the earth. The United Nations, in theory, reigns over all the kings of the earth, and is situated in New York, the great city where you can see the Statue of Liberty. The statue is the most well-known landmark in the U.S., and the symbol of Babylon the prophets are referring to in their clues. So why, then, are they also calling it the Whore of Babylon? The sculptor of the Statue of Liberty was Auguste Bertholdi, a Mason belonging to the great Masonic Lodge in Paris. Before beginning the Statue of Liberty project, Bertholdi was seeking commission to construct a giant statue of the goddess Ishtar. The Romans also adopted this fertility goddess, but they changed the name to Libertas in Latin, Liberty in English. Libertas is the mythological equivalent of Ishtar. Therefore, the Statue of Liberty is in fact a statue of Ishtar, the Babylonian goddess of fertility, love, and sex. According to the ancient Babylonian rituals, one could only be purified of sin after intercourse with a temple priest or priestess of Ishtar. In return for this salvation, a gift offering was needed. Ishtar was the patron mother of the temple priestesses and priests. She was the mother of what we would call today prostitution. This is why Ishtar was seen by early Christians as the Whore of Babylon. And that is why the Statue of Liberty, the symbol of America, is also called by the prophets the Whore of Babylon. Do you think it is just a coincidence that the U.S., the home of the greatest and most famous statue of Ishtar, provides 65% of pornographic movies and adult entertainment to the world? Is it just another coincidence that this is the country where sexual liberation originated and spread to the rest of the world? It's not. It's just like the scriptures foretold. For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication. The U.S. today has the most powerful economy and military, controls worldwide commerce, is proud and arrogant, has the most developed Air Force and space program, and it is the envy of the world. It houses the Whore of Babylon. It reigns over the kings of the earth. And unfortunately for every living American, it is Mystery Babylon. This is what the prophets say about the great enemy of Babylon. For out of the north there cometh up a nation against her, which shall make her land desolate. They come from a far country, from the end of heaven, and the weapons of his indignation to destroy the whole land.
Remember which country the prophet said was from the north? The same country that Ezekiel said will lead a great alliance of nations to the borders of Israel? If war happens, the United States must be the first target. That is why the prophets foretell that at the start of this war, Russia will unexpectedly use a very special weapon, the weapon of indignation, against the whole territory of the U.S., a weapon like which the world has never seen. The Holy Book shows how Babylon will feel the fury of this terrible weapon. This weapon will hit our entire country and all our defenses will be in vain. Though Babylon should mount up to heaven, and though she should fortify the height of her strength, yet the spoilers come unto her. This weapon paralyzes our military and leaves it almost defenseless. How is the hammer of the whole earth cut asunder and broken? The mighty men of Babylon have forborne to fight. Their might hath failed. The broad walls of Babylon shall be utterly broken, and her high gates shall be burned with fire. She hath given her hand. Her foundations are fallen. Her walls are thrown down, because the spoiler is come upon her, even upon Babylon. And her mighty men are taken. Every one of their bows is broken. And after the attack, Babylon is left silent and in darkness. Sit thou silent, and get thee into darkness, for thou shalt no more be called the Lady of Kingdoms. All three prophets tell of the fall of Babylon, the destruction of the United States of America as we know it. This is not an event that happened to ancient Babylon in the past. History has never recorded the fall of a state or a city in the way described by the prophets. What weapon could silence an entire continent in 1 hour? The world has never seen one until a few years ago with the creation of the electromagnetic pulse, or EMP. Over and over, think tanks like the EMP Commission, working for the Senate, have warned how this is the greatest and perhaps only real vulnerability of the United States. Yet no administration has done anything about it. We are completely unprepared for what's coming. Every report says the same thing. This event can wipe out 90% of Americans, and all it takes is just one warhead to be detonated above the United States to take us back to medieval times. The lasting effects will destroy society as we know it, exactly as the scriptures predicted. Therefore shall her plagues come in 1 day, death and mourning and famine. Without hospitals or pharmacies being able to function, people won't be able to take their necessary medication. Without running water, heat, and garbage disposal, diseases will break out. As cars and trucks stop running, market shelves will become empty. Desperate people will become looters, and there will be food riots. There will be no police, no law, no health care, no help. It will all descend into chaos and confusion, a complete collapse of everything we take for granted today. As the prophet Jeremiah says, "And it shall be, when thou hast made an end of reading this book, that thou shalt bind it to a stone and cast it into the midst of Euphrates. And thou shalt say, Thus shall Babylon sink, and shall not rise from the evil that it will bring upon her. And this is the start of the time of tribulation and sorrows. For then shall be a great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. And yet, the prophet shows that there is still hope, but the ones who endures to the end will be saved. The message couldn't be any clearer. The warnings are there so that only the ones who believe the words and warnings of our Lord and prepare will be saved." Okay, so anyone who endures to the end shall be saved. So this is word chaos. At pagka binabasa natin yung Matthew 24, the beginning of sorrow, eh matanda ng mundo, talaga magpapalit na ng pag-ahari. So ano yung expect natin? Bubuti pa kaya? Mukhang hindi na.
Okay, mukhang hindi na. So anyways, salamat sa inyong panonood. Baka may tanong tayo, Hana. Thank you po, Bishop. Okay. Ngayon po, may tanong po, Bishop. May nagpapatanong po pala. Okay. May tanong po. Ano ang magandang benefits ng tribulation para sa believers at unbelievers? Benefits? Opo. Wala lang benefits yun. Kasi sa believer, medyo... may hihirapan tayo pag hindi pa nag-rapture. Kasi nga, hindi ka makabili. Diba? Hindi ka makalabas. So, you need medicine, you need food, you need gasoline, you need kuryente, tubig. Kung abutin tayo ng tribulation. So, ang prayer natin, mag-rapture before tribulation. Tingin ko, ang isang benefits na lang natin dun, magtino na tayo. Sa unbeliever naman, wala ding benefits kasi wrath of God yun eh. Puot ng Diyos yun eh. No, yung tribulation. Puot ng Diyos yun. So pag puot ng Diyos, talagang palo. At hindi lamang basta palo yun. Kundi hahanapin nga ng taong kamatayan, kakagati ng dila. So mukhang walang benefits doon. So kasi nga, magpapasok na doon sa tinatawag na new normal, no? Igukulong na si Satanas sa panahon na yun. Pinag-aralan natin yan doon sa ano. Sa blueprint. Kaya lang hindi na natin tinalaki kasi hanggang 7 bowls lang tayo eh. Okay? Kasi napag-aralan natin yan sa blueprint kung paano. So walang benefits, iha. Wala talaga. Sige. So mga kasama ko po sa Zoom, may katanungan po ba kayo? Ayun po, si Pastora Ida po meron pong katanungan. Sige, Pastora. Sa tingin niyo po, mayroon pa po bang economic recovery bago mag-rapture? Sabi po sa Unang Thessalonica chapter 5 verse. Wala na po. Wala na kasi the beginning of sorrow. Wala na. Mukhang patanda na ang mundo, magpapalit na ng pag-aari. Pag naka-recover yan, ano lang tawag dito, false peace. Kasi magkakaroon ng, si Kusman, isa sa mga primary advisor ni Trump, nakikipag-negotiate sa United Arab Emirates for peace. So pag nagkaroon ng peace, just only a temporary, at tawag yan sa Thessalonica, the false peace, false millennium, tawag yan, no? So, false honeymoon, kasi papasok ang Antichrist sa Israel. So, I think, wala nang susunod na magiging maayos pa. Ang kapayapaan na lang nasa puso ng Kristiyano, sa tingin ko. Kung papadating na ang rapture, huwag lang madi-delay. Kasi, yung delay, nakakatakot yun eh. Yung delay, ibig sabihin, hindi naniwala ang Kristiyano. Pagka hindi naniwala, di ba, yung Israel, hindi naniwala, kaya nag 40 years wandering. So, manalig tayo sa Panginoon. Pero we have peace in Christ in our heart. Okay? God will provide. Yung sa Gozen, di ba, umulan ng asupre, umulan ng hails do sa Egypt. Yung Gozen lang ang hindi na salanta eh. Pati yung mga baka nila hindi na matay. Pero buong Egypt, sunog yun. Yung sa kanila. So, ibig sabihin, buong mundo, mayroong pandemic, but the Christian, especially those who always have fire for the Lord, they are protected and guided by God. There is peace for them. So, think of Pastora, wala lang, hindi na mag-boom yung economic. Di ba, binasa na si Revelation kanina? Patapos na eh. New normal ang papasok. Ito yung new normal, yung messianic reigning or theocratic form of government or 1,000 reigning of Christ. Sa panahon na yan, nakakulong si Satanas dyan. Yan yung pinag-aralan natin doon sa blueprint. Okay? So, tribulation tayo hanggang mangkukulang tayo. Chapter 18. Okay, thank you, Pastor. I hope you salamat understand. Salamat, Tay. Thank you. Okay. Salamat, Tay. Okay. Hana? May mga katanungan pa po ba? Kuya Jordan po. Meron sige, po siyang tanong. Sige, Dan. Mike, Daddy.
Ayan, narinig na po. Ah, dinig, dinig. Sa video po, meron sabi doon, meron pang isang prophecy na antay para mag-World War III. Pero sabi po ng ibang theologian sa Sakal Bible Scholar, walang World War III na mangyayari. Kasi lalabas po si Antichrist at saka si false prophet. Tama po, Bishop? Oo, oh, tama. Ano yan? Baka yung tinatabi dyan, yung Battle of Armageddon. No? Battle of Armageddon. Pero ang kalaban naman nila dyan, ano eh, ang Christian eh. Na si Jesus Christ ang kalaban nila dyan eh. Kasi pag nag-World War III, medyo malabo pa yon sa panahon natin ngayon. Ano? Malabo pa yon. Pwede magkaroon ng war, pero magkakaroon agad ng mediator. Eh. Yun yung the false peace. Yung Antichrist, papasok yan eh. Eh, walang false peace kung walang gulo. So, itong pandemic, maring isa na ito sa ano, sa isa sa mga inaabangan para makapasok yung false peace. So, another thing is, ano, yung digman. Ngayon eh, yung rumors of war. Rumors of war. Pero I don't think sila magkaroon ng third world. Baka ang tinutukoy niya ron, yung natuyo ang ilog ng Euphrates, dun nagparada yung mga tangke ng buong mundo. Ah. Sabihin, yung mga nasulisit na mga world army from different countries ipapadala to fight. No? Eh, ang mga kalaban naman nila dun si Kristo. Mayu-unite ng Antichrist ang buong mundo eh. Mayu-unite yan eh. Kasi nga, ihingi ang bawat gobyerno, bawat bansa sa Antikristo. Ang Antikristo funded ng mga elite. Kaya meron silang ibubuga, may pera sila. So makakapagbigay sila ng gamot, mga prime commodities, pero tatakang ko tao mo. Kaya lang tayo, hindi tayo magkapatata. Kaya yung Third World War, tingin ko hindi magaganap sa panahon, lalo na tayo. Kasi ang daming nag-intercede eh. Ang daming nagpe-pray eh. Marami pa rin nagpe-pray. Andito pa ang Holy Spirit, ang biyaya, andito ang mga Kristiyanong puspos. So, pwede pang mag-binding and loosing eh. Kaya mukhang malabo yun. Malabo pa. Kung maganap man yun, temporary lang din yun. Kasi, ano, merong false peace na sinasabi ng Bible. Pero malalim yung, ano, malalim yung research nitong, ano, no? Ang tinutukoy niya dito, yung Amerika, no? Kasi si Trump nag-negotiate siya sa United Arab Emirates for peace. Siya rin ang pumasok sa Israel para nag-advise na ibalik ang lumang pananambahan. Kaya may mga theologian na pinipredict na itong si Trump ay isa sa mga antagonist. Ewan ko, pag natalo siya, no? Tignan natin kung matalo siya. Or pwedeng matalo siya at ibalik uli yung nasugatan na ikamamatay at nabuhay at lumanga ang mga tao na manga sila. Tignan natin kasi mag-election sila sa November. Eh. Okay? So, Brother Jordan, mukhang ang tingin ko dyan, ano, medyo malabo pa yung third World War kasi mayroong false peace na mangyayari. Okay, thank you very much. Okay. Itan, may mga katanong ang malpapito. Okay. Wala na? Meron po. Si Sister Nelfia Nelfa Mulian po. Sige. Meron pa pong tanong. Sige, Nelfa. Go ahead. Diba po pagka-rapture? Pagkatapos po ba ng rapture, meron pa po bang grace si Lord na mag-iwan? Ano nga, pag nag-rapture, akyat ang Holy Spirit, akyat ang grace, akyat ang mga Kristiyano. So yung biyaya, ano na, iron rod na ang hawak ni Jesus eh. Yung sinilang siya, dala niya biyaya. Pagka nag-rapture, akyat ang biyaya. No? Yung God's favor, akyat. Kasi wrath of God ay iiral eh. Mukhang wala na iho. Mawawala. Pero meron pa rin kakapitan yung naiwang Kristiyano na spiritual. Yung word of God na nasa puso nila. Yung anyone who endured to the end. Yun na lang kakapitan. Okay? Sige. Ano? Salamat po. Okay. Wala na ka po? Wala na po. Ngayon po, patako po tayo sa ating announcement. Kung na-miss nyo po ang ating mga past, mga videos natin ngayon po for mentoring,
pwede po na natin siyang balikan sa ating YouTube channel. Just type or search Christ-Centered Bible Christian Monday, Tuesday, Bishop will discuss about great the continuation about Great Tribulation. Wednesday, Tapos na yung Great Tribulation. Tapos na. Okay po. Wala na sa okay. Monday, Tuesday. Sige. Wednesday, midweek service, Pasig with Tay Bishop Ernesto Domingo. And Thursday po, devotion and mentoring to be led by our CBCM pastor. And Friday po, CBCM corporate spiritual preparation for our Sunday service. And important announcement din po. Pwede na po tayo umaten muli ng church on Sunday. And of course po, limited pa din po. So to our dear brethren who will attend our Sunday service in CBCM in Muzon, please do coordinate with our respective leaders or network leaders para po malaman kung ilan ang ating magiging attendees. And yung ages 20 years old and below and 60 up are still not allowed to attend the said event. For the meantime, we may enjoy our Sunday service through our live stream viewing. Remember to wear face shield and face mask and bring your own hand sanitizer or alcohol. Yun lamang po. Maraming salamat po. God bless po. Okay, thank you. And I'd like to add, please, Christ-Centered Bible Church, all pastors, I'd like to announce, magpa-attend kayo ng mga leaders ninyo doon sa ating spiritual preparation ng Friday. Kasi yun ay spiritual preparation. Kailangan ng bawat churches natin, may mga leaders na umaten para makabahagi sa panalangin panglahatan in preparation for Sunday service. Kaya required, no, kung hindi makakatin ng pastor, please, inire-require natin lahat, yung mga leaders, kaya i-chat ninyo, text ninyo na umaten, maki-join. Okay? And also, if you have a face shield, no? Dali na rin niyo bukod sa face mask. Mas secure tayo, no? Mas maganda kung meron naka face shield tayo at saka face mask. Sumunod tayo para protection na rin natin 'yon sa ating sarili para maayos. Okay? So yung mga edad na 21 hanggang 59.5 pwedeng nang umaten. Okay? Pwede nang umaten. So just bring your own alcohol. Meron naman tayo rito, pero siyempre pag alis nyo rito, pagsakay ninyo, at face mask at saka face shield. So sa Monday, titignan natin kung ano yung ano pa. Pwede kayo mag-request kung ano yung gusto nyong series of teaching. Pwede yung The Public Life of Christ. Pwede natin ituloy yun. No? So, tignan natin yung ministry ng ating Panginoong Kristo. That's The Public Life of Christ. Makita natin, no? And then, tignan natin, manalangin tayo sa Panginoon kasi tapos na yung ating tribulation period. Okay? Pwede pa tayong pumasok doon sa mga maliliit na bahagi. So, salamat sa Panginoon at purihin ng Panginoon. So, binabati ko. Thank you, Hannah. Thank you, Nak. Binabati ko yung ating mga viewers. Pastor June, ha? Nakuha mo na. Thank you very much, ha? Pastor Aida, bless you. Salamat po, Bishop, sa padala nyo. Okay. Salamat po. Okay. Pastor Romeo, andyan ba? Andyan ba si Pastor Romeo? Hindi kinakita. Si Teresa, are you there? Nasa bahay po. Pastor, sa bahay. Okay, sige. Anyway, salamat sa Diyos. And then, si, babae ka, si ano ito? Nelpa, grupo ni Nelpa. And then, Myra, Leonora, Teresa. Myra, Pastora Cynthia, andyan si Pastora Cynthia, at saka yung kanya. Ay, binabati kita, ha? Gaganda ng pinupuntahan mong lugar, ha? Mukhang mga liblib yung napupuntahan mo, ha? Go lang ng go. Ano? Sabi ng Bible, we are called to go. We are called to journey. Ayan, o. Julian, senior, bless you, ha? Andiyan ba si misis mo? Yung katabi niya, si Alex ba yun? Alex, nasa likod. Si Alex. Sino yung katabi mo, Cynthia? Na pasara, sino yung katabi mo? Si Alex, umakaway. Kaway, Alex. Yan. Ayan. Tatlo lang ba kayo dyan? Sora? Yan. Okay, sige ha. Bless you.
Then, lipat tayo ng channel, Pastor Ida. Okay. So, ayan, si, kala ko si Noemi, kamukha niya. So, salamat. And then, ang ating San Fernando, ha, congratulations, pagpalaan ka ng Panginoon, yung ating worship team, ano, pinagpala naman. Maganda yung mga manunog to ngayon, boss lalaki. Maganda, kaka-bless. So, si Mikoy. Mikoy, praise God. Salamat sa iyong pagdalo. Kahit sa Facebook, nandiyan dyan ka. Si Irene, also, I'd like to congratulate. Si Remy, yan. At Wells, si Remy, Myra, Leonora, si Marites Romero, eh, mga una ito, no? Si Tabulina, yan. Okay. Christ-centered Minahan. So, marami sa Minahan, si Mark Hill. So, thank you. At yung iba pa, so, si Ira, hindi ko rin, yan ito. Vera Espino, si LB. Na Bernadette, ito, Middle East, si Ernesto Pulon, good evening din, okay? Marisa Balandra, also our listener, Rhea Zalon, Limpin, Pasig, si Gil Zerep, okay, Zerep na yan, Marisa Balandra, okay? Fine, Sazon, thank you very much, yung aking mga leader sa Pasig, mga nakananayan dyan, Nanay Lydia, Nanay Linda, Nanay Marisa, Nanay ano ba ito? Limpin, no? Sina Nanay Cinco, sino ba? Lahat ng mga nanay dyan, no? Binabati ko. Nanay, pangalan ito? Hermine Hildo, Mel, no? Nanay, mga nanay dyan. So, congratulations. So, si, binabati ko rin, mag-asawang IBM, Bernadette Valdela, I mentioned already. Who else? Elizabeth Tumakas, yan, Colyumar, iniisip ko nila. Mel Dimon, okay, Kayla Madrana, okay, Maria Teresa, ano ba, basta, okay. And, pa, Giselle Domingo, Pasapekto, Jacqueline Atienza, Perfecto, mayroon bang analysis sa Babylonia bukod sa Amerika? Meron po, ah, yun yung sinabi ko kanina, mukhang yung Vatican, yan talaga ang ano, napipisil ng ibang mga theologian, Vatican. Doon nakaupo yung sentro ng babae. Doon nakaupo. At nakikipag-toss lang talaga ang Amerika dito sa Vatican. Nakikipag-connivance, nakikipag-kamay. No, kaya pinakasentro talaga yan yung Vatican. Yan yung false prophet. No? And andyan dyan yung inupuan ng halimaw ng babae. Yung seven king, yung seven pope na nagano. So, ang pinipisil ng maraming teologian talaga Vatican. Parang ginaya din yung ano yan eh, yung John the Baptist at saka Jesus Christ. Ito naman, Pope and the Antichrist. Diba? So, isang politician at isang religious leader. As Wednesday, yan, ano yan, religious. Available ink, kamay. Kaya 666, you know? No, at saka kamay. Diba? Sarah Jane. So, welcome. And then, si Jerry. Si Dorcio. Ika pala, si Arvin Domingo, ang aking pamangkin. So, who else? At kay lahat na hindi ko man lang nabanggit, pagpalaan kayo ng Panginoon. Salamat sa pagkatapos natin ng lecture about the Great Tribulation. Pwede natin ulit ito someday, next year or the other year. No, pagpalaan na ulit mga bagong born again, they need to know what is all about the Great Tribulation. At tayo naman mga nakarinig, kailangan marinig pa uli natin ito. No? Kailangan natin mga 12 times marinig natin para lagi tayong narinig. Kasi marami tayong mga born again Christian na dumarating at hindi nila alam ito. So all we have to do is to study and then meditate it and then tingin tayo sa current event kung ito na ay nangyayari. At sa panahon natin, hindi lang natin nababasa, naririnig at nakikita pa natin. So thank you very much.